Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa illegal na droga kung saan arestado ang isang abogado at ang kanyang kasabwat matapos masamsam sa kanila ang mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng illegal na droga sa Quezon City. Nagpa-patrol, Liza Aquino. Hindi po yan sa amin. Todo tanggi ang babaeng ito habang inaaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit sa bypass operation sa Barangay Central sa Quezon City. Pero ang target na operasyon, ang lalaki na katabi niya na napag-alaman na isang abogado. Umabot ng 2 buwan ang surveillance ng PNP bago ikinasa ang bypass operation laban sa mga suspect. Nakatanggap sila ng tip na sumasideline sa pagbibenta ng ilegal na droga ang abogado. Napakaraming tawag no, from barangay na merong iba't ibang tao na pumupunta doon sa bahay na yon. Merong nakakotse, merong nakamotor at alanganing oras ng gabi. Nasa badak watch list ng barangay. Malaki yan umano kung magbenta ng mga ilegal na droga ang suspect. Pusher to pusher. So, pang district level siya. Lumalabas sa investigasyon na aktibo pa rin sa pagiging abogado ang lalaking suspect at karaniwan sa mga kasong hinahawakan niya ay tungkol sa ilegal na droga. Napag-alaman din na ang kasabwat niyang babae ay asawa ng isang drug pusher na dati na rin niyang naging kliyente. Itong babae, actually, meron siyang asawa, itong isang alias sa Asyong. So yun yung distributor ni attorney. So yan ay nagkakilala sila dahil yan ay naging kliyente ni attorney nung nakulong etong asawa nitong suspect natin na babae. Ilang beses na rin umanong nakulong ang babaeng suspect. Aabot sa 1.3 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska ng mga otoridad mula sa dalawa. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 suspect na nakakulong ngayon dito sa Kamuning Police Station. Maharap ang 2 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Liza Aquino, ABS-CBN News. Aabot naman sa 200,000,000 pisong halaga ng ilegal na droga ang sinubukang ipuslit papasok ng bansa matapos itago sa tambucho ng malalaking makina. Isang taxi driver at kasama nito ang naaresto sa isang bypass operation ng mga membro ng PDEA kung saan 2 kilo ng hininalang shabu ang nakumpiska naman. Nagpa-patrol, Zian Ambrosio. Arestado ang isang taxi driver at kasama niya sa isang bypass operation ng PDEA Special Enforcement Service kanina sa isang mall sa Quezon City. Nakumpiska sa kanila ang 2 kilo ng hininalang shabu na nakalagay sa mga tea bags. More or less po, ano na yan, magwa-1 month na. Nakikipag-transaction na sila, yung tropa natin. Pero ngayon pa lang po nag-push through yung deal. Yung mga nakukuha natin ngayon, naka-conceal sila sa ano eh, sa tea bags. So, kung yung ordinaryong mamamayan, makikita nila, hindi mo paghihinala ang drug siya. So, kaya sa mga mall, madali siyang maipasok. Hindi ko po alam ang drug ang laman nun. Magkaroon kikitain mo? Hindi ko rin alam kung magkaroon kitain ko rin eh. Siyempre, hindi ka papayad kung walang bayad. Kung may bayad yun. Magkano nga? Ano nang binigay? Iabot lang doon sa akin, 2,000 lang. Samantala sa airport, nadiskubre naman ang mga kinatawan ng Bureau of Customs at PDEA ang 32 kilo ng shabu na nakalagay sa 4 na malalaking tambucho. Sinasabing galing ito sa Zimbabwe, dumaan sa Dubai at hanggang makarating sa isang airport cargo warehouse sa Pasay. Isang babae na consignee umano ng bagahe ang dumating para i-claim ang madineklarang machinery muffler. Pero pagdating sa customs at PDEA inspection, nadiskubre ang mga drogang laman ng tambucho. Sa lab test, lumabas na positibang methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakumpiskang droga. Kahit agad na inaresto ang babaeng suspect. Nakuha natin doon sa suspect is actually 32.13, halos more or less 32 kilos ng shabu worth 218 million. Siya ang tinitingnan natin sa mga angulo na tinuturo no? Sa kanya nakapangalan no? Bilang the consignee. So yung mga documents siya rin na nag-claim.
Napagalaman ng PIDEA na pangatlong transaksyon o pagpapadeliver na ito ng suspect. Negative naman sa mga droga, no? Nanascan naman natin, negative naman. Yung pangatlo lang, which is kung saan nakita natin na meron talaga laman. Pingin na, na siya po. Kinasuha ng suspect ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Z.A. Nambrosio, ABS-CBN News. Tinitignan po ngayon ng mga otoridad kung may koneksyon ang nakikitang yate sa Nasugbu, Batangas at iwa pang sasakyan na dumaan sa checkpoint sa nasabat ay illegal na droga sa Alitagtag sa Batangas. Nilinaw din po ng DILG, PIDEA at PNP ang unang dineklarang estimated na dami talaga ng nakuhang illegal na droga para mapawi ang duda ng publiko. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Makikita sa CCTV ang pagpara at pagharang ng mga otoridad sa van na ito sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong Lunes, April 15. Sa van na ito nasabat ang tone-toneladang iligal na droga na nakasilid sa sako at mga plastic container. Makikita rin sa CCTV ang ilang mga sasakyan na nakasunod sa van na huminto rin. Pero ilang sandali pa ay nag-overtake ang mga ito sa van. Bagamat hindi pa malinaw kung konektado sa van ang mga sasakyan, sinabi ng PNP na kasama na rin ito sa kanilang mga iniimbestigahan. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Ito lang para makita niyo yung general, kasi after ng meron po kaming foresight. So we go sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sasakyan na nauna doon. Practically hindi namin alam kung kakuntsa ba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people. Bukod sa ilang mga sasakyan, iniimbestigahan din ng pulisya ang isang inabandonang yate sa Nasugbu, Batangas at ilang mga bahay sa paligid kung may kaugnayan din ang mga ito sa nakumpiskang droga. Merong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po sila lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kahit now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A, ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, no? At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Nakakulong naman ngayon sa Batangas PPO ang suspect na nasampana ng reklamo. Umalis po siya dito sa Pilipinas. Nung 8 years old siya, he entered the U.S. Army. Nung 1997, he left the U.S. Army nung 2005 and came back dito sa Pilipinas nung 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Nilinaw naman ng DILG, PNP at PIDEA na sa natapos na imbentaryo, bumaba sa tinatayang 1.4 na tonelada ang illegal na droga na nagkakahalaga na lang ng 9.6 billion pesos. Taliwas sa nauna nilang sinabing estimate na 2 tonelada o nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Pinawi naman ng mga otoridad ang pagdududa ng publiko. Mas mali mga 1 kilo na nila. Estimate mo rin yung average noon. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng ang vitamin hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures. Patuloy ang case build-up ng PNP at inaalam kung sino pa ang sangkot sa pagkakasabat ng tone-toneladang droga. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Iniutos po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa MMDA at mga lokal na pamahalaan na wala munang hulihan, tigitan, pagmumulta at pag-impound ng mga e-bike, tricycle, pedicab at iba pang kahalintulad na sasakyan sa loob ng isang buwan. Sabi po ng Pangulo, kailangan pa ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang nasabing patakaran. Nagpapatrol, Dennis Dato.
Wag mo na katarungan dito. Hindi naman ako konsiderasyon. Hindi naman po masamang tao. Lingkod bayan, naglilingkod pa ako sa simbahan po. Ayaw bitawa ni Rostumang isa sa kanyang dalawang e-trike na kinukumpiska ng mga tauhan ng MMDA kaninang umaga. Sabi niya, nakaparada lang ang mga e-trike niya sa labas ng isang tindahan sa Quirino Avenue sa Baclaran dahil ipinapagawa niya ito. Pero saktong dumating ang mga taga-MMDA Special Operations Group. Kaya natikita na siya at i-impound pa ang mga sasakyan. Sa huli, wala rin siyang nagawa. Kailangan rin niyang magbayad ng multa sa halagang 2,500 pesos. Hey, dapat tingnan niyo muna kami. Kami mga maliliit. Kami muna ang intindihin ninyo bago kayo. Masama rin ang loob ni Arlene dahil pamamasada lang ng e-trike ang kanyang ikinabubuhay. Pero dahil kabilang ang Quirino Avenue sa National Roads kung saan bawal ang mga e-trike, nakikiusap siyang sana ay may alternatibong alok na kabuhayan ang gobyerno sa mga tulad nila. Kasi yan lang po talaga ang pagkakakitaan namin. Ulihin po kami. Ano yung pangkakabuhay namin sa mga anak po namin? Sa operasyon sa Baclaran at Macapagal Boulevard ngayong Webes, nasa higit 20 e-trike ang na-impound. Giit ng MMDA, ipinapatupad lang nila ang nasabing pulisiya para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga motorista. We've been talking about this for how many months already. The guidelines has been out on social media and even on mainstream media. So it's their responsibility na alamin. Pero tila narinig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinaing ng mga gaya ni Rostum at Arlene. Ipinag-utos ng Pangulo na ihinto ang panghuli at paniningil ng multa sa mga e-bike, e-trike at iba pang mga kahalintulad ng mga sasakyan. Napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bang rules, paano sila mag-adjust. At saka 2,500, laki multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Anya, sa loob ng isang buwang palugit o grace period, wala munang pag-i-issue ng ticket, pagbumulta at pag-impound sa mga nasabing sasakyan. Sa halip ay tuturo muna sa mga driver ang mga kalsadang maaari nilang daanan. Ipapaalala din muna ang mga patakaran para paigtingin ang kaligtasan at kaayusan ng mga lansangan. Wala pang pahayag ang MMDA tungkol sa mga sasakyan na na-impound na nang simulan ang hulihan nitong Miyerkules. Pero inaasahang maglalabas sila ng paglilinaw sa Biyernes. Dennis Dato, ABS-CBN News. Nasagip ang isang aso na halos isang buwang natrap sa pader matapos marinig ng isang kapitbahay ang pagkahul nito. Posible namang makasuhan ang dating may-ari ng aso kapag napatunayang sinadyang abandonahin ang naturang hayop. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Inilawan lang ako. Ito ang kahol ng aso na naririnig ni Samira tuwing hapon sa kanyang inuupahang apartment sa Dasmariñas, Cavite noong Enero ng taong ito. Pero ipinagtataka niya kung bakit may naririnig siyang iyak at kahol mula sa pader kahit wala namang siyang alam na may alagang aso sa kanilang lugar. Kasi po, bandang hapon, ganitong oras, naglilinis po ako sa kanal. Inaano ko po, napansin ko na bandang alas tres, sabi ko parang may tumatahol, wala naman kaming alaga. Tinanong ko yung kapitbahay namin kung may alaga sila, pero wala naman daw po. February 2024, agad humingi ng tulong si Samira sa barangay na siyang lumapit sa People for the Ethical Treatment of Animals or PETA para tignan kung bakit may kumakahol sa pader. Sinimulan nilang tibagin ang pader hanggang tumambad sa kanila ang aso na tinawag nilang si Wally. Hindi biro ang pagkuha nila kay Wally dahil tila na trauma ito at balot ng takot. Nung inalok lang ng pagkain ng taga-PETA, lumabas, doon siya nakuha. Pero payat na payat, tapos takot sa tao. Ayon sa PETA, sa halos isang buwan na trap si Wally sa pader, tubig kanal lang ang bumuhay sa kanya. Dinala siya sa isang veterinary clinic para gamutin ang kanyang mga sugat at nakitang sakit. May kaunting pagbabago na rin anila sa lagay ni Wally.
dalawang buwan mula nang ma-rescue ang aso. He's also gained a lot of confidence. So before, he's quite shy. He's very scared of everything. Mm-hmm. Now, he's still scared of loud noises and especially of construction sounds. Yeah. But he's very, very friendly to everybody that he meets. He's playful. Palaisipan kung paano na-trap sa pader ang aso ng isang buwan. Tingin ng isang kapitbahay, posibleng nakaligtaan lang ito ng dating tenant noong lumipat siya ng bahay. May maalaga pong aso. Kaso nga nagdipat silang bigla-bigla, kaya siguro baka hindi ko yung napabayaan ni aso. Ayon sa PITA, maaring makasuhan ang dating tenant sa apartment kung mapapatunayang sinadyang abandonahin ang aso. Sa mga nais umampon kay Wally, pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Ampon Alaga. Nang sa ganon, si Wally ay magkaroon na ng panibagong kapamilya. Jack Batallones, ABS-CBN News. O Gretchen, anong mga paandar ng ating idol sa music scene? Karen, nagpasample ng pangmalakas ang collab ang Phil-Am rapper na si Apple the App kasama ang 21 member na si Sandara Park. At the long wait is over para sa fans ng bandang Lola Amor dahil inilabas na ang kanilang album. Nagpapatrol, MJ Felipe. Dinumog ng fans ang much-awaited album launch ng bandang Lola Amor. Matapos ang 5 taong paghihintay, nabuo na ng banda ang mga kanta para sa album, kabilang ang kanilang mega hit na Raining in Manila. Naging mini reunion din ang event para sa mga dati, paalis at bagong miyembro ng banda. Nagbabalik sa music scene ang drama actress na si Aramina. Ang kantang Meant to Be sa ilalim ng Star Music ay kinompose pa mismo ni Martin Yovera para sa kanyang kasal. Perfect timing ito sa 30th anniversary concert ni Ara. Speaking of concerts, napa-throwback sa kwentuhan ang American singer na si Love at miyembro ng K-pop group na EXO na si Lay sa kanilang unforgettable concert experience sa Pilipinas. Amazing. So crazy, so wild. So much love. Yeah, it was great. The fans are passionate and fans love us and support us a lot. Umaasa sina Lay at Love na susuportahan ng kanilang Pinoy fans ang collab nilang Run Back to You. All I do is run back to you. Kung Pinoy support lang ang pag-uusapan, overwhelmed sa suporta ng Pinoy community ang Phil-Am LA-based singers na sina Jesse Barrera at Albert Poses na magko-concert sa Pinas sa May 25. Wish nilang makasama sa isang pasabog na collab ang ilang Pinoy talents. I really love Zach Tabudlo, man. Zach Tabudlo is he's up there. And there's like a group that almost like feels like Blackpink, but they're all Filipino. Beanie. They're called Beanie. Yes. Yes. And they came up on my page. I was like, they're next. They're next. Dang. I really feel like they're next. They have like the Blackpink swag. But then, like, Filipinos always find a way to kind of, like, give it a little extra, like, brrr. At kung collab ang pag-uusapan, may pangmalakas ang Sanib Puwersa, sina Apple the App at member ng 21 na Sandara Park. Ayon kay Apple, Afrobeat ang inspirasyon ng kanta na nabuo nila ni Dara noong pandemya. The connection with Sandara, you know, she lived in Philippines for a while. She learned how to speak Tagalog. Tila na FOMO naman si Dara sa solo performance ni Apple sa Showtime. Kaya wish niya na magkasama nila itong i-perform sa takdang panahon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Muling sinailalim sa red alert ang Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa mas mataas na konsumo sa kuryente dulot ng mainit na panahon. Ang grupo po naman ng mga nagbabagsakang planta ng kuryente, itinuturo ang patakaran ng gobyerno na ugat ng problema kung bakit kakaunti ang namumuhunan sa pagtatayo ng power plants. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Tanghaling tapat at maalimsangan kaya nakaandar ang aircon ni na Josue. Iniiwasan kasi nilang pagpawisan ang anak at baka magkasakit. Hindi bali nang tumaas ang bayarin sa kuryente. Tayong matatanda siguro kaya.
Pagka may maliit, wala, iyak po, iyak. Iyak lang po. Siyempre, magpapahinga rin kami. Kasi may isang panggabi po kami. Marami ang kagaya ni Josue na hindi na talaga matiis ang tindi ng init at kailangan ng magpaandar ng aircon sa buong maghapon. At dahil nga tumataas ang pangkalahatang konsumo sa kuryente, sa gitna ng mga nagbabagsakang planta ng kuryente, nagdeklara na naman ng red alert sa buong Luzon ngayong araw. Tatlong oras ang red alert sa hapon at gabi. Ang Visayas, may isang oras na red alert ngayong gabi. Pumalo na sa pinakamatindi ang konsumo sa kuryente sa buong bansa kahapon dahil sa tindi ng init. Inaasahan natin na makakabalik na sa serbisyo ang dalawang planta ng pagbilaw ngayong weekend, April 20. And then yung naka-extended outage na Masinloc Unit 1 ay makakapasok na rin yan towards the end of the month. Ayon sa Department of Energy, nakamonitor sila sa sitwasyon at nagko-coordinate sa NGCP at mga generators para maayos ang problema. Aminado ang mga may-ari ng planta na kinukulang na talaga ang supply ng kuryente kung ibabangga sa lumalaking pangangailangan. I think this is already a wake-up call kasi year after year dinidiscuss natin to it. Even if the supply is, let's say, enough at particular points, di ba? Hindi pa rin kayang humabol sa demand. Lalo na pag nagkaroon ng sobrang surge. Pero bakit nga ba hindi pumapasok ang mga investors para magtayo ng mga bagong planta? Yung mga price cap natin, hindi maganda tignan pag nag-run ka ng mga projections mo or financial models. Bakit ka tatayo kung palaging may price cap tapos ang baba ng price cap, paano ka magre-recover? To put it bluntly, medyo mahirap mag-invest kung hindi maganda ang klima. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission, sinisimula na ang reforma pero kailangan balansehin ang interest ng investor at consumer. Maski ipira, sinasabi niya, hindi pwedeng blank check yan. Kailangan babantayan mo. So, kailangan lang magtulungan siguro yung government and private sector para mahanap yung sweet spot on that pricing framework, pricing structure na maka-attract some more investors. Iniimbestigahan na rin ng ERC ang pagpalya ng mga planta dahil may limit lang dapat ang tagal ng maintenance period ng isang planta. Pag lumampas, kahit na ano pang paliwanag mo na hindi ko naman po sinasadya or ganyan, basta lumagpas ka, may katumbas na penalty na yon. Sa tala ng ERC, umabot na sa 66 ang plantang pumalya simula noong Lunes, kaya sobrang laki ng nabawas sa supply sa gitna ng pagsipa ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init ng panahon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Umaaray na rin ang mga retailer at mamimili ng itlog sa mga palengke dahil sa maliliit na supply ng itlog. Mas mahal na rin ang presyo ng jumbo o yung mas malalaking itlog na ibinibenta ngayon sa merkado. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Lingguhan kong mamili si Lizette ng supply ng itlog sa palengke ng Blooming Treats sa Maynila. Pero may napansin siya sa size ng itlog na ibinebenta. Same lang naman yung price, yun lang. Parang kunyari double XL ng binibili namin before, nagiging jumbo kasi nga parang maliit yung size. Aminado ang supplier sa Blooming Treat na si Jim na mas kakaunti ang supply ng malalaking itlog. Yung ngayon pong mas mainit, mas malaki, marami pong pinoproduce na maliliit na itlog. Bumaba po yung price niya, pero for the bigger size, mas mahal po. Dahil mas kakaunti ang supply, dito sa Blooming Treat, nasa 260 pesos per tray na ang jumbo size mula sa dating presyo na 240. Sabi ng Philippine Egg Board Association, nagkaroon ng imbalance sa distribution ng iba't ibang size ng itlog sa mga pamilihan. Ang pinakamalaking dahilan ay yung sobrang init ng panahon, no? Sumabay pa yung El Nino, no? Ang epekto po nito ay yung paghina ng pagkain ng ating mga alagang manok. Ang epekto po nito ay pagbaba ng produksyon. Pangalawa po, lumiliit din po yung sizes na nakukuha natin. Dagdag pa ng grupo, may ilang alagang manok rin ang namamatay dahil sa heat stroke.
Ayon sa Philippine Egg Board Association, mas marami talaga ang maliliit na supply ng itlog ngayon sa mga pamilihan kumpara sa malalaki o yung jumbo sizes. Epekto na rin alila ito ng matinding init ng panahon at ng El Nino sa produksyon ng itlog sa egg farms. Kaya kung mamimili po kayo ng itlog sa mga tindahan o palengke gaya dito, mas malamang smaller sizes ng itlog ang mabibili nyo. Paliwanag naman ng pag-asa, posibleng may epekto rin sa hayop ang matinding init. Yung heat index natin ay pertaining po para sa human discomfort, pero hindi po ibig sabihin nun ay limited lang sa tao yung effect ng extreme heat. Actually, sa mga poultry po, meron din po itong effect. Ang mga probinsya ng Batangas, Tarlac at Cavite ay ilan lang sa mga lalawigan sa bansa na mataas ang produksyon ng itlog. Pero, sabi ng pag-asa, ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga nakapagtala din ng sobrang init ng panahon ngayong Huwebes na nasa danger category na. Pero sa kabila ng matinding init, tiniyak ng Philippine Egg Board Association, mananatiling sapat ang supply ng itlog sa bansa. Johnson Manabat, ABS-CBN News. So, umiglab naman ang malalaking gas fire sa magkakahiwalay na bayan sa Cebu at Cotabato City nitong Miyerkules. Sa barangay Lower Magkagon, bayan ng Sibunga, nilamon ng apoy ang mga puno ng niyog, saging at mga kawayan. Bandang alas 4 naman ng hapon, inabot ng 3 oras bago tuluyang naapula ang grass fire. Ilang oras lang ang lumipas, nagliyab naman ang nasa 3 hektaryang damuhan sa barangay San Isidro, San Fernando, Cebu. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa hangin. Nahirapan din ang mga bombero na patayin ang sunog dahil nasa matataas na bahagi ng lugar. Nagsipaglabasa naman sa kani-kanilang bahay ang ilang residente ng barangay Tamuntaka 1, Cotabato City matapos mabalot ng makapal na usok ang kanilang lugar dahil nga rin sa grass fire. Napula na ng BFP ang sunog at inaalam na ngayon ang sanhin at lawak ng pinsala. Nagliwanag naman sa dilim ang isang bahagi ng Mount Arayat sa Pampanga dahil din sa forest fire. Ayon sa BFP, malimit na sanhin ng forest fire ay ang matinding init ng panahon, mga nagtatapon ng sigarilyo at nagkakaingin o gumagawa ng uling sa kagubatan. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, patuloy ba ang matindi pa rin init magiging dahilan din ng grass fire o tayo makakaranas na ng mga pag-ulan? Sana. Kabayan, patuloy po ang tuyo na panahon, pero may mga lugar na nakakaranas at makakaranas ng mga pag-ulan, pero masyado itong kaunti para maibsan ang init ng panahon o makadagdag sa tubig sa mga dam. Sa monitoring ng pag-asa, halos buong bansa po ang nakaranas ng di bababa sa 60% kabawasan sa ulan kumpara sa normal mula po yan ng April 1 hanggang 17. At baga patuloy pa itong tuyong panahon at mainit na panahon sa ating bansa, sa pag-iral pa rin po ng ridge o extension ng high pressure area sa may silangan ng Luzon at ng Easterly sa ibang bahagi pa ng Pilipinas. At sa heat index forecast po ng pag-asa para bukas, Biyernes, aabot sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init ng katawan dyan sa Aborlan, Palawan at Tanawan City, 43 degrees Celsius naman sa Cavite City, Dagupan City, Dumangas, Iloilo, Iloilo City, Puerto Princesa at Roja City. Sa pag-ulan naman, dyan sa bahagi ng Mindanao, may ulan na bukas ng umaga sa may Zamboanga del Sur. Tanghali naman po hanggang hapon, may ibang ulan na po or may ulan naman sa ibang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula at maging dito sa may Basilan at sa gabi may kaunting ulan pa sa Maguindanao provinces. Maghapon naman pong maaraw at tuyo sa ibang bahagi pa ng Mindanao, buong Kabisayaan at sa Palawan. Sa Luzon, maghapon pa ring mainit ang panahon pero pagkalubog po ng araw posible ang kaunting pag-ulan sa ilang lugar sa Cordillera, maging sa may Tarlac at sa hapon hanggang gabi, meron ding aasahang ulan dyan sa Pangasinan. Tuyo rin ang panahon at hanggang gabi po mararamdaman ang init dito sa atin sa Metro Manila. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Balik operasyon na ang Terminal 1 at Terminal 3 ng Dubai International Airport ngayong Huwebes matapos ang mga matinding pag-ulan at pagbaha sa United Arab Emirates. Pero bago ito, libo-libong pasahero ang na-stranded sa paliparan. Kasama na po ang ilang mga Pinoy. Mula Dubai, nagpapatrol Raquel Salinel.
Nag-abiso ang paliparan ng Dubai sa publiko na huwag nang pumunta sa airport nitong Miyerkules, maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahilan nila ay ang patuloy na delay o diverted flights, dulot ng malakas na ulan at malawakang baha na nangyari sa United Arab Emirates. Sa tala ng Dubai Airports, umabot sa halos 100 flights ang nakansela at halos 90 ang na-delay noong Martes. Ilan sa na-stranded sa airport ay ang turistang si Joan Ravela na mula Taguig. We've been here for, I think, more than 24 hours. But I think medyo limited ang option, even if mag-offer sila siguro for us to stay outside. Walang way eh. First time namang ma-stranded ng arkitektong si Eric Fahut. Aniya, sa mahigit 2 dekada niyang pamamalagi sa Dubai, ngayon lang niya naranasan ng ganitong grabeng pagbaha. Supposed to be in flight namin 8 o'clock in the evening. And it's now 1 o'clock in the afternoon, the next day. So ganyan niya katagal kami naghihintay dito. Makikita mo talaga that the weather is changing, climate is changing. Kasi never namin na experience yung pagkakalakas ng ilan, weather disturbance. Saka yung ganitong experience, first time din na-stranded na ganito katagal. Ayon sa UAE Weather Bureau, ito na ang pinakamatinding pag-ulan sa bansa sa loob ng 75 taon. Ang pag-ulan ay sanhi ng tinatawag na normal weather system sa rehiyon na unang naranasan sa Oman bago pumasok sa UAE. Ang paglubog ng karamihan sa mga lugar sa UAE, lalo na sa Dubai, ay sanhi umano ng kakulangan o baradong drainage system sa mga kalye na madalas ay natatabunan ng buhangin ng disyerto. Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Samantala, kapapasok lamang po na balita, kinumpirma ni Department of Migrant Workers, OIC, Hans Leo Kakdak, na 3 OFW ang patay sa pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon kay Kakdak, 2 sa kanila ang namatay dahil sa suffocation sa loob ng kanilang sasakyan sa kasagsagan ng baha, habang ang isang OFW ay namatay sa aksidente sa daan. Tiniyak naman po ni Kakdak na mabibigyan ng ayuda ang kanilang mga naulilang pamilya. Magkakasunod na insidente ng nakawan ang naitala sa Sampaloc, Maynila, kung saan natangay ang baril at pera ng isang biktima, habang nanakawan naman ng cellphone ang isang food delivery rider. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Umaali-aligid ang lalaking ito sa ilang bahay sa Sampaloc, Maynila, bandang alas 4:30 ng madaling araw nitong Lunes. Sinipat niya muna kung may tao sa mga bahay, hanggang sa napuntirya niya ang naiwang bukas na pinto ng bahay ng government employee na si alias Mike. Umakyat siya sa taas namin, pumasok siya dun sa kwarto ko. Ngayon nakuha kasi yung ano ko eh, yung firearms ko na nakalagay lang dito sa tabi ko habang natutulog kami ng mag-ina ko. Nakuha rin yung wallet ng mag-ina ko, may laman na cash. Naiwan sa lamesa ang makinalkan na gamit ng suspect. Nahagip din sa CCTV ang tila nakasukbit na baril sa kanyang bewang. Agad na inireport ni Mike sa pulisya ang insidente sa pangamba na baka magamit sa ilegal na gawain ang natangay na lisensyadong baril. Continuous po yung ating follow-up operation and meron na po tayong person of interest. No? Sooner or later po, mapapailan na po natin ang kasong pagnanakaw. Sa Sampaloc pa rin, palingalinga sa kalsada ang babae na kabestida na kumukuha na pala ng tsyempong makapagnakaw Martes ng gabi. Dire-diretso siya naglakad papasok ng isang compound kung saan niya nakuha ang cellphone ng food delivery rider na si Joseph Cortez. Maliligo po ako, kukunin ko po yung cellphone, magsa-sound trip po. Tapos pagtingin ko po sa charge, wala na po, charger na lang po. Mahalaga po din po sa akin yun dahil yung SIM card po, unang-una. Tapos ginagamit ko po rin po pang delivery. Bago ang insidente,
nakapasok din ang babae sa isang establishmento. Agad na aresto ang suspect na napag-alamang ilang beses nang nakulong dahil din sa pagnanakaw. Gumagamit siya ng illegal na droga. Ayun ba, pag wala siyang pera, isang paraan niya po ay magnakaw po para makabili ng illegal na droga. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na muling mahaharap sa reklamong theft. Habang mas pinaigti ng pulisya ang kanilang presensya sa lansangan, patuloy naman ang kanilang paalala sa publiko na magdoble ingat para hindi masalisihan ng mga kawatan. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nagpahayag ng suporta ang ilang empleyado ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa sinibak na hepe ng BIFAR na si Attorney Demosthenes Escoto. Pinatanggal ng Office of the Ombudsman si Escoto nitong Miyerkules matapos siyang mahatulang guilty sa kasong grave misconduct kaugnay sa umano'y maanomaliyang pagbili ng mga transmitter at transreceiver noong 2018. Giit ng grupo ng mga empleyado, may mga legal na hakbang na maaaring gawin si Escoto. Binati rin nila si Escoto na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Webes. Tinalaga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel si Isidro Velayo Jr. bilang officer in charge ng BIFAR. Hinikayat ng ilang grupo ang mga kumpanya na maging mas bukas sa pagbibigay ng pagkakataon o oportunidad sa lahat ng kasama at kasama na dito ang may mga kapansanan at maging mga senior citizens. Ayon po sa kanila, malaki ang may tutulong ng diverse groups sa paglago ng ekonomiya. Nagpa-patrol, Jackie Pascual. Nagtipo ng iba-ibang grupo para sa unang kasama DEI Summit o Diversity, Equity and Inclusion. Layunin nitong masolusyonan ang mga diskriminasyon sa trabaho laban sa ilang diverse groups gaya ng persons with disability, senior citizens, may sakit, religious minorities, indigenous groups at iba pa. Anila, madalas nahihirapan silang mag-apply ng trabaho dahil inaayawan ng ilang kumpanya. Or sometimes we are ignorant, no? Akala natin, ay may disability, hindi nila kayang gawin. When in fact, there are many, many skill sets that they can offer. Simulan natin na i-inform at i-educate ang community para baguhin na ang mga maling pag-aakala na ito. Hinihikayat nila ang mga malalaki at kahit maliliit na kumpanya na maging mas bukas sa pag-hire ng diverse groups. Ang wish naman natin is lumakas ang policies to make hiring and making inclusivity easier. Kayang-kaya rin anila ang trabaho na naayon sa kanilang kakayahan. Dinrap natin ang ating mga biases, misconceptions at tayo ay umupo upang makilala natin sila, kausapin natin sila. They are fellow human beings, they are fellow Filipinos. Tutulong din ang Department of Labor and Employment na mabigyan ng training ang mga kumpanya ukol dito. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Kasunod ng issue sa sinasabing gentleman's agreement, idinadawit naman gayon ng China ang Armed Forces of the Philippines at si dating Foreign Affairs Secretary Ted Locsin na siyang tinuturong pumasok sa mga kasunduan sa kanila. Nagbabala rin ng China sa panawagan naman ng Pilipinas na mga kakampi sa nalalapit na balikatan exercises kasama na ang Amerika. Nagpa-patrol, Zen Hernandez. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. Walang pirmadong kasulatan, kaya ibinasura na ni Pangulong Marcos ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China kaugnay sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Marcos, maraming dapat ipaliwanag si Duterte, pero nakahanap ng kakampi ang dating Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na hindi sikreto ang kasunduan sa Ayungin Shoal dahil ipinapatupad ito ng China at Pilipinas hanggang sa unang pitong buwan ng Marcos administration. Paulit-ulit din umanong ipinaliwanag ng China sa kasalukuyang administrasyon ang mga detalye ng kasunduan. At bukod sa isang pagpupulong noong Enero, inimbitahan din umano ng Beijing ang Special Envoy ng Pangulo sa China na si UK Ambassador at dating Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin at nagkaroon umano ng internal understanding.
Pero itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na may pinasok na kasunduan ang DFA. We've always said that the Philippines in our dispute or in our approach to the issues in the West Philippine Sea has always adhered to the rule of law. And in this, in particular, the UNCLOS and the arbitral award of 2016. So I think it's China which refuses to adhere to the arbitral award. May napagkasunduan din umanong bagong paraan ng pagtugon sa isyu sa Ayungin Shoal matapos ang maraming pag-uusap sa pagitan ng China at Armed Forces of the Philippines. Pero isa lang umano sa mga rotation at resupply mission ng Pilipinas ang sumunod sa mga napagkasunduan. Tinanong ng media kung ano ang detalye ng mga kasunduan at kung sino sa mga opisyal ng AFP ang pumasok dito. Pero wala pa ring tugon ang embahada ng China. Nauna na ring itinanggi ng National Security Council na may pinasok silang kasunduan lalo na sa Ayungin Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Binanatan din ng Chinese Ministry of Foreign Affairs ang nalalapit na balikatan exercises ng US at Pilipinas. Ayon sa kanilang tagapagsalita, lumalala ang tensyon kapag umano'y nagpapakampi at nagpapagamit sa ibang bansa ang Pilipinas. Giit naman ng AFP, ang balikatan ay hindi laban sa isang bansa at matagal na itong ginagawa ng Pilipinas at Amerika. Maraming mambabatas naman ang nagpahayag ng pagkabahala sa umano'y pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Isa ang Cagayan sa mga lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Nilinaw ng Commission on Higher Education na base sa record ay walang estudyanteng Chinese na naka-enroll sa mga kolehiyo at universidad sa Cagayan. Marami umanong Chinese students sa isang universidad sa Tuguegarao City na ginawaran ng CHED ng autonomous status at otorisadong tumanggap ng mga dayuhang mag-aaral. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Napabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa listahan ng 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Sa nilithalang artikulo, kinilala po ng Time Magazine ang mga hakbang ng Pangulo para anyay ayusin at ibalik ang pangalan ng kanyang yumaong ama at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Time correspondent na si Charlie Campbell, binalik umano ng Pangulo ang technocrat sa gobyerno. Pinatatag ang ekonomiya pagkatapos ng pandemya at inangat ang Pilipinas sa world stage. Ayon po naman sa Presidential Communications Office, ang pagkilalang ito ay patunay lamang anya ng tatak ng pamumuno ni Pangulong Marcos na inuuna ang interes ng bayan at kapakanan ng mga Pilipino. Giniit din ito na patuloy na ginigiya ng Pangulo ang bansa patungo sa kapayapaan at pag-unlad na batay sa pangarap nito para sa isang bagong Pilipinas. Sinalubong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na nasa bansa para sa kanyang tatlong araw na official visit. Binigyan ng arrival honors si Luxon at kanyang delegasyon bago magsimula ang bilateral meeting sa Pangulo. Pangunahing layunin ng pulong ang pagtatag ng mas marami pang oportunidad para sa mga negosyo mula New Zealand. Kabilang din sa mga tatalakayin ang mga issue ng sustainability, climate change, food security, renewable energy, disaster risk management at good governance. Our interaction and engagement with New Zealand is guided by our shared Pacific heritage, our common experiences as maritime nations, and by our collective desire for peace, stability, and prosperity. It is indeed a natural course for us to work towards enhancing our relations that will see the Philippines and New Zealand grow closer and cooperate more extensively on various areas, including trade, investment, defense, environment, climate change, in maritime security, people-to-people linkages, and in multilateral endeavors. A very full list. Hinaharang ng isang dating mambabatas ang kontratang pinasok ng Commission on Elections at Miro Systems para sa 2025 automated elections. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
Naghain si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema ng petition for certiorari na may kasamang hiling na temporary restraining order laban sa kontrata ng COMELEC sa Miru na nagkakahalaga ng halos 18 bilyong piso. Giit ng dating mambabatas, nalabag ng COMELEC at Miru ang procurement law at ang automated elections law. Maraming red flags. Sanay lang sila sa mga authoritarian governments. It's a robbery in progress. Tingin ko, kung mga 10 bilyon lang, maho-hold up ang mga Pilipino dito. Nire-require po ng ating automated elections law na bago maglabas ng terms of reference ang COMELEC, bago maglabas ng bidding documents ang COMELEC, kailangan mag-convene muna ang advisory council. Ngayon po, naglabas po ng terms of reference ang COMELEC nang hindi po nako-convene ang advisory council. Kinwestiyon din ni Erice ang paggamit ng prototype na makina ng Miru sa halalan. Nilinaw din ni Erice na walang kinalaman ang kumpanyang Smartmatic sa kanilang petisyon. Una nang nagdesisyon ang Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC sa pag-disqualify nito sa Smartmatic sa bidding process para sa halalan 2025. Pero giit ni Erice, ang mga Smartmatic machines na pag-aari na ng gobyerno ay pwede pa sanang magamit sa halalan 2025. Atin ito, in 2022 November, sinertify ng COMELEC that it's the 97,000 machines are all in good working condition. Gumagana pa. Pagkatapos, in less than a year, diniklara nila unserviceable. E samantalang, gumagana pa yung warranty ng Smartmatic. The most logical to do para makatipid ng Pilipinas, hindi pinagawa nila, libre. Samantala, sinabi ng COMELEC na tanggap nila ang petisyon ni Erice at handa silang sagutin ito sa Korte Suprema. Hindi naman natin lahat masasatisfy ang lahat ng mga mamamayan ng ating bansa. Ang importante, kaya namin i-defend ang aming ginawa sapagkat transparent, public, at consistent and pursuant to the law ang ating pong in-observe doon sa ating procurements. Iginit din ng COMELEC na wala nang pakinabang ang mga makina ng Smartmatic. Unserviceable na po yung mga machines na yan sapagkat meron na po siyang digital lines. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang pahayag ng Miru sa mga isyong ibinabato ni Erice. Bukod sa paghahain ng petisyon sa Korte Suprema, plano rin ni Erice na maghain ng impeachment complaint sa Kongreso laban sa mga opisyal ng COMELEC, bagay na handa namang harapin nila Garcia kung sakasakali. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Patuloy ang laban ng Pinoy wrestlers para makapasok sa 2024 Paris Olympics. Samantala, umarangkada na ang countdown ng Pilipinas para sa Summer Games. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Simbolikong ipinasa ng Greek ambassador sa Pilipinas na si Ioannis Pedyotos ang Olympic flame kay French ambassador to the Philippines Marie Fontanelle sa isang torch-passing ceremony sa Pasay City nitong Martes. Ito'y bilang pagkilala sa Greece na pinagmula ng modern Olympics at sa France na siyang host ng Summer Games na gagawin simula July 26 hanggang August 11. May visual tribute din para sa Olympics at Paralympics athletes sa isang mall na may mga larawan ng mga atletang lumaban na sa games. Kasama din sa exhibit ang winning moment ni weightlifter Heidlyn Diaz na nagbigay ng kauna-unahang gold medal ng bansa sa Olympics noong nagdaang Tokyo Games. Samantala, sasabak ang mga Pinoy wrestlers sa Kyrgyzstan sa Olympics Qualifiers Tournament sa darating na weekend. Tiwala si Wrestling Association President Alvin Aguilar na may Pinoy wrestler na magka-qualify. We have Ariane Carpio, who's the number 2 in the U.S. representing the country. We also have our world champion, Fiera Fung, who's there. Our SEA Games gold medalists, Jason Baucas. Of course, we have Gia Pingot as well. Actually, all of them have a very good chance. It just depends on how they are that day. They're all on the level. They've already, beaten people who are, our champions, world champions.
Sa ngayon, siyam na Pinoy athletes na ang direktang nag-qualify sa Paris Games. Pero marami pang ibang qualifying tournaments sa iba-ibang sports tulad ng boxing, rowing, shooting. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Nasugatan ang nasa 15 estudyante matapos bumigay ang hanging bridge na dumudugtog sa Barangay Kawit at Itba sa bayan ng Manito, Albay, bandang alas 6 ng gabi nitong Miyerkules. Ayon sa mga residente, luma at kinakalawang ang mga bakal ng tulay na saninag pagkaputol nito. Agad dinala sa pagamutan ang mga nasugatan. Gumawa muna ng pansamantalang tulay na yari sa kawayan para may madaanan ang mga residente. Habang pinaplansya ng lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Nilunsad ngayon sa isang tiangge sa Taytay, Rizal ang SSSE Wheels para mabigyang serbisyo ang mga nagtitinda at namimili doon. Target din ang ahensya na madagdagan ang mga miyembro nila mula sa informal sector. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Dahil abala sa pagtitinda ng sampagita si Tatay Danilo, wala siyang panahon para sadyain ang opisina ng Social Security System o SSS at i-update ang kanyang membership. Kaya nang malamang may SSS e-wheels sa Tiangguan ngayong araw sa Taytay, Rizal, agad siyang pumunta rito. Kasi busy na ako sa pagtitinda ng sampagita dito sa Taytay sa araw-araw. Matagal lang hindi ko na-verify . Kaya gusto ko nga malaman kung ilan ang ano ko dito sa hulog. Inilunsad ng SSS ang e-wheels para mailapit ang kanilang serbisyo sa mga manggagawang kabilang sa informal sector. Kabilang dito ang mga nagtitinda, namamasukan sa mga kapamilya, nagtatrabaho sa public transport, domestic workers at iba pa. Sila ang mga target ng SSS na mabigyan ng social protection at makinabang sa mga benepisyo tulad ng disability, maternity, death, sickness, retirement at unemployment benefits. Ayon sa SSS, wala pang kalahati ng 43 million members nito ang kabilang sa informal sector. Gayong 80% ng manggagawa sa bansa ang informal workers. This is an informal sector na kailangan bigyan ng pansin. Kasi yung mga employed sector, like for example yung mga nasa kumpanya, opisina, it's already given na before they are being hired, kailangan may SSS na sila at kailangan maayos ang hulog. So ito yung sector na dapat tuunan natin ng pansin kasi ito yung pinaka-importante sa lahat, ang informal sector. Ilan sa mga serbisyong pwedeng gawin sa mobile program ang pag-apply ng SSS membership, pagbibigay ng social security number at payment reference number at pag-update ng membership data. Nagbibigay rin sila ng assistance para sa mga miyembrong magfa-file ng application sa benefit claims. Nasa 2,500 na informal workers ang target ng SSS na maabutan ng serbisyo sa pamamagitan ng programa sa Taytay. Pero pwede rin itong samantalahin ng publiko pati ng mga residente sa Karatig Bayan. Tulad ni Asraf na nag-update ng SSS membership na requirements sa pag-apply niya sa unang trabaho. Pumunta lang po ako dito, nakita ko po nung umaga to. Kaya hinihintay ko lang. May kaparehong kasunduan din ng SSS sa iba pang LGU para mas makarating ang serbisyo sa mas maraming informal workers sa bansa. Lady Vicencio, ABS-CBN News. May pa-throwback sa isang benefit concert ang mga sikat na dance groups noong 90s, kabilang sa hahataw ang ilang miyembro ng Street Boys. Nagpapatrol, Gainil Krishnan. May pa-special comeback ang ilang miyembro ng 90s dance group na Street Boys para sa Design 90s Super Show e benefit concert. Si Spencer Reyes na miyembro ng original six-man lineup ng Street Boys, umuwi pa ng bansa mula Scotland para makapagtanghal. Mahigit isang dekada nang nakabase sa UK si Spencer. Kwento niya, excited siyang muling makasama ang Street Boys kahit na hindi sila makukumpleto para sa concert bukas. There's a conflict about their schedule. Kasi syempre si John nasa politics. Si Vong medyo busy sa kanyang noon time show or may mga outsides. So, but we're makikita-kita kami. Dagdag pa ni Spencer, nahikayat siyang umuwi ng Pinas dahil para sa kawang gawa ang show na layong magbigay ng tulong at inspirasyon sa bagong henerasyon na hilig at passion ng pagsasayaw.
kaya kami tinawag na street boys. In Tagalog is batang kalye. Ito yung kami, yung nagsisimula kami. Wala talaga di kami pera noon. Siyempre, pag nagsimula ka, you need to look kung sino yung tutulong sa'yo. Parang ganun. Good thing, meron taong nagtiwala sa amin noon. Kasali rin sa paparating na benefit concert ang isa pang dating miyembro ng Street Boys na si Danilo Barrios. Na-excited ding makapag-perform muli kasama ang mga dating miyembro ng dance group. Masayang masaya. Halos magbubuo kami. Masarap sa pakiramdam na makakasayaw kami ulit. Kaya I hope sana pati mga manonood is mag-enjoy sila. Bukod sa Street Boys, hahataw rin sa The Sign 90s Super Show, a benefit concert, ang The Maneuvers, The Universal Motion Dancers, Power X People, Kids at Work, at ilang pang mga dance groups sa Alio Theater sa Pasay City sa Biyernes, alas 6 ng gabi. Gaino Krishna, ABS-CBN News. Nagsorry ang Cebuano vlogger na ginawang saranggola ang tigi-isang libong pisong pera at pinalipad pa. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa tamang paghawak at pag-iingat ng pera. Nagpa-patrol, Annie Perez. Ngayong araw ay gagawa ka saranggola na gamit ay pera na nagkakahalaga ng... Umani ng batikos ang Cebuano vlogger na si Ronnie Suan, na mas kilala online bilang Boy Tapang dahil sa vlog na in-upload niya noong April 2. Gumawa siya at kanyang mga kaibigan ng saranggola gamit ang mga tig-iisang libong pisong banknotes. Pinagtagpi-tagpi nila ito gamit ang adhesive tape, saka itinali sa lubid at mga patpat. Pinalipad pa ito ni Nasuan. Nakita pang nahulog ang pera mula sa itaas at nagtakbuhan sila para kunin ito. 15 metro ang haba nito dahil umabot anya ng 1,000,000 piso ang halaga ng pera. Naisipan namin pag normal lang, parang kumun siya ba? Parang hindi siya mag-click. So naisipan namin na gumawa ng saranggola na gamit ang pera. Binisita na si Suan ang mga kawanin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-imbestiga ang BSP. Hiningan ng kanyang panig at pinagpaliwanagan sa tamang pag-handle ng pera. Tiniyak naman ni Suan na walang nasirang mga banknote dahil para lamang sa content ang kanilang ginawa. Sabihin mo na sorry sa BSP na dapat sa nagawa ko at sa mga tao na akala nila na intention ko talaga na paglaruan yung pera. So yun po, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na hindi ko po intention na paglaruan yung pera. Gumawa lang po talaga ako ng extreme na content. Dahil sa nangyari, nagpaalala muli ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa maayos na paghawak ng mga banknotes o pera. Batay sa Presidential Decree 247, mahigpit na pinagbabawal ang pagbastos, pagsira o pagsunog ng mga perang papel, pati na ang mga barya. Sino mang mapapatunayang lumabag nito ay magmumulta at maaaring makulong ng hanggang 5 taon. Annie Perez, ABS-CBN News. Ha? Pinagsabihan na siya. Nagbabala eh. Nagbabala lang. Tanong ko, sino nakakuha ng 1,000,000? Baka binulsa ulit. Di ba lumipad? Ano nangyari? At binalik lang. Isang milyon ba yun? Kung 1,000,000 yun, hindi lilipad yun. Hindi. Isang mabigat ang pera. Ano ka ba? Oo nga. Hindi naman papel na papel din ako. Sana ipinabigay na lang. Diremo, may 1,000,000 pamimigay. Oo, may 1,000,000. Dilipad nga sa saranggola. Mahirap yun. Uy, yung e-bike at saka e-trike, ha? Oo. Malinaw ba sinabi sa balita? Oo, wala nang hulihan. Hindi, wala muna. Lang isang buwan. Lang isang buwan. Okay. The word muna. Muna. Baka tayo yung ma-misunderstood. Muna. Ng mga kababayan natin. Wala muna. Tama naman. Information dissemination muna. Oo. Bago kayo manghuli. Para sa ganun, malinaw sa ating mga kababayan. Kasi sinasabi ng iba, hindi mo namin alam. Hindi mo namin alam na bawal pala. O, ngayon, pagbibigyan ni Presidente at wala na silang katwiran para hindi pa nila alam. At least for 1 month. 1 buwan lang. Sabi, 1 buwan lang eh. 1 buwan. Pwede na. 1 buwan. Pwede na. Warawin mo lang sa TV patrol yun eh. 3 araw nga lang eh. Pwede na. Pwede na. Sige na. Basta sa TV patrol ah. TV patrol TV patrol. Pwede na. Sige. Okay. Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Magadias.
At napapanood na rin po ang TV Patrol sa All TV. Yun na yun. Ibig sabihin lahat ng TV? All. All. Herrick, ha? Kaya ka pa, ha? Ipaano ka na namin, pa-arrest ka namin sa NBI. All TV, oh. Basta itutok lang yung inyong mga mata. Itutok yan. Oh, ayan, maraming salamat sa pagtutok niyo po. Nakatutok nandito kayo. Kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!